Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope, sa mga newly subscribe welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel. Salamat! Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon na nilang paglalakbay sa paligid ng araw, at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological, na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao, batay sa mga posisyon ng mga planeta. Dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta, at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, nasa ilalim ka ng mabigat na impluensya ng emosyon. Patatagin ang iyong mga relasyon sa mga tao sa paligid mo. Maging matyaga at maging mahinahon, huwag magalit sa mga bagay na wala sa iyong kontrol. Ang iyong kakayahang ipamahagi ng tama ang iyong oras ay magdadala sa iyo ng malaking pakinabang at pagkilala. Ang ilang uri ng bonus na pera ay maaaring dumating sa iyo kung nilalaro mo ng tama ang iyong mga card. Ang mga kaganapan ay nangyayari ng iba sa kung ano ang iyong binalangkas, ngunit ang mga bagong pagliko ay makikinabang sa iyo. Suriin at talakayin ang iyong mga bagong ideya. Para sa inyo na may mga bagong ideya at plano, mainam na ibahagi ang mga ito sa mga taong makakatulong. Huwag magtaka kung inaalok ka ng isang paglalakbay sa isang lugar na kakaiba. Isaalang-alang ang iyong mga salita. Sa iyong pinagtatrabahuan ay makaramdam ka ng pagod. Upang malampasan ang iyong mga problema, kailangan mong maging flexible, matyaga at madaling makibagay. Kontrolin ang iyong emosyon. Ang tagumpay sa panahong ito ay automatiko. Madarama mo na nasa isang malakas na posisyon upang makagawa ng ilang mga plano sa hinaharap. Ang pag-uusap ng tapat tungkol sa nararamdaman mo ay maaaring magbago ng mga bagay nang mas mabilis kaysa sa iyong iniisip. Magsisimula ang isang napakahusay na trend para sa iyo sa lalong madaling panahon, kung saan mayroon kang kakayahang kumita ng malaking halaga ng pera. Kung medyo nalulungkot ka kamakailan, oras na para subukang magayos ng biyahe. Suriin hindi lamang ang iyong mga damdamin kundi pati na rin ang iyong pag-uugali. Kung mas mapapalawak mo ang lahat ng aspeto ng iyong mental, emosyonal, at pisikal na buhay, mas mabuti. Ang mga nasa pagkakaisa ay magkakaroon ng mga pagkakataon na mapabuti ang kanilang buhay ng magkasama, dahil ito ang oras upang maging praktikal, kaya ang iyong relasyon ay pangunahing nauugnay sa pagpapatatag ng iyong katayuan sa pananalapi. Ikaw ay determinado, sumikat sa iyong mga kakayahan. May posibilidad para sa komplikasyon ng mga relasyon sa iyong pamilya kung ikaw ay hindi maingat. Ang sandaling ito ay hindi naaangkop para sa hindi pagkakaunawaan dahil naiinip ka. Suriin at kalkulahin ang iyong mga proyekto ng malalim pagkatapos ay magpatuloy sa pagkilos. Pinapayuhan ka ng mga planeta na huwag maglakbay ng malalayong distansya. Pag-isipang gumawa ng ilang pagbabago. Makisali sa talakayan ng mga gawain sa hinaharap na matagal mo ng pinlano, ngunit hindi pa nasisimulan. Sa lalong madaling panahon ay magiging malinaw na walang mangyayari kung hindi mo simulan ang iyong hakbang. Lucky number, 8 and 12. Lucky color, light blue. Taurus, tapusin ang iyong mga takdang aralin hanggang sa kanilang katapusan. Ang iyong kakayahang ipamahagi ng tama ang iyong oras ay magdadala sa iyo ng malaking pakinabang at pagkilala. May nag-trigger ng lahat ng uri ng emosyon at damdamin. Mag-isip ng mahinahon tungkol sa lahat ng bagay na sisimulan mong gawin. Hindi ka dapat makipag-ayos ng mga pautang. Kung mayroon kang anumang mga plano na pinag-iisipan mong isagawa, pagkatapos ay ilipat ang mga ito ngayon nang hindi naghihintay ng kahit isang segundo. Ang panahong ito ay maiuugnay sa masamang balita na dapat mong tanggapin ng may katahimikan. Tawagan ang iyong mga kapitbahay upang bantayan ang iyong tahanan kung plano mong maglakbay ng mas matagal.
Ang mga planeta ay nagdudulot sa iyo ng pagkakataong huminto at isaalang-alang kung ikaw ay aktwal na kasangkot sa mga tamang tao. Maging matapang ka. Kung mayroon kang sariling produksyon, ang tagumpay ay kasama mo. Ang pagkakahanay ng planeta ay ginagawang gusto mong madaliin ang mga bagay, ngunit kailangan mong magpakita ng pasensya. Subukang huwag magalit sa mga tao sa paligid mo. Tila maraming nagtutulak at nagtutulak sa panahong ito, hindi lamang sa iyong pangkalahatang kapaligiran, kundi pati na rin sa iyong pamilya. Ngayon na ang oras upang mapagtanto ang iyong mga plano at asikasuhin ang iyong mga pagpupulong. Ang mga impluensyang celestial ay lumikha ng potensyal para sa isang kapansin-pansing pagbabago ng mga kaganapan, ngunit ito ay isang magandang pagkakataon upang talagang gumawa ng ilang makapangyarihang mga pagbabago. Ang siklong ito ay magdadala sa iyo ng material na kasaganaan. Magagawa ito ng mga naisip mo tungkol sa paglalakbay. Suriin kung sumobra ka sa pagiging bukas palad, maaari itong madama na may masamang hangarin at paninibugho sa halip na pasasalamat. Ang napakalaking impluensya ng planeta ay nangangako ng mahahalagang kaganapan sa iyong personal at buhay pag-ibig. Ang mga emosyon ay magiging napakalakas at ang kanilang kapangyarihan ay magpapaikot sa mundo sa iyo. Maaring makita mo ang iyong sarili na nagpapakita ng napakaraming pagkainip sa panahon ng siklo na ito. Mararamdaman mo ang tide of power. Huwag makipag-usap sa mga estranghero, hindi mo makakamit ang inaasahang tagumpay sa kanilang tulong, lalo na kung ang pag-uusap ay nauugnay sa isang pakikipagsosyo. Ngayon na ang oras para buuin ang iyong mga plano sa hinaharap. Ang pagsasaayos ng astral ay nagpapahiwatig na kakailanganin mong gumugol ng ilang oras sa pagsusuri ng iyong mga nakaraang aksyon. Kung nagpaplano ka ng isang outing, ito ay magiging napakasaya. Hindi ito oras para manatili sa bahay at magbasa o manood ng telebisyon, italaga ang iyong sarili sa positibong pagbabago. Huwag palampasin ang pagkakaroon ng pakinabang para sa iyong sarili, lucky number, 8 and 3 lucky color, green. Gemini, maghanda para sa mga isyu sa negosyo na maaaring kailanganin mong lutasin kaagad. Maaaring hindi masyadong perpekto ang mga bagay ngayon, maaaring mayroong isang dampi ng labis na emosyon at damdamin sa hangin na nagbabantang umapaw sa lahat ng dako sa kaunting pagpukaw. Sa panahong ito, ang lahat ng iyong mga pagsusumikap ay magiging matagumpay kung mayroon kang lakas ng loob na mapagtanto ang mga ito. Maaari kang makaranas ng mga mahihirap na oras sa unahan mo, kaya mas mabuting hawakan ang pasensya. May mga makapangyarihang pagbabago na nagaganap sa iyong buhay sa napakabanayad na antas. Sa material na termino, makakamit mo ang iyong pangarap na tagumpay. Hatiin ang iyong mga aksyon sa mga nakaraang araw at subukang iwasan ang problemang pag-uugali. Gamitin ang iyong libreng oras upang isaalang-alang ang paglalakbay o bakasyon sa labas ng bansa. May posibilidad na may lalabas na patron para tulungan kang magawa ang iyong mga plano. Maging moderate sa iyong mga salita sa mga taong mahal mo. Ang planetary atmosphere ay maaaring lumikha ng mga paunang kondisyon para sa iyo na maging gusot sa damdamin. Kung sobra-sobra mo ang iyong pagnanais na makamit ang kaayusan o ang iyong pedanticism, gagawin mo lamang komplikado ang mga relasyon sa mga tao sa paligid mo. Ang iyong mga tagumpay ay garantisadong, salamat sa mga taong sumusuporta sa iyo. Sa lahat ng mga gastos subukang maging kalmado. Isaalang-alang ang paggawa ng isang bagay na biglaan. Huwag matuksong pumirma ng mga dokumento sa pananalapi at bangko. Ang planetary configuration ng panahon ay nagdudulot ng lahat ng uri ng malikhain at nagbibigay inspirasyong mga pagkakataon upang gumawa ng mga plano para sa hinaharap. Ang mga planeta ay nangangako sa iyo ng mahusay na tiwala sa sarili at espiritual na pagkakaisa kung naaalala mo na ang pagtatasa sa sarili ay nakikinabang sa iyo. Gawin ang paglalakbay na sa tingin mo ay magdadala ng tagumpay at pagkilala na kakatulong ito sa iyong makapagpahinga. Marami sa inyo ang makakaranas ng pagnanais na lumikha. Ang aktibong buhay panlipunan at pakikilahok sa mga pampublikong kaganapan ay makikinabang para sa pagpapatibay ng iyong mga relasyon. Ang lahat ng ito ay makakatulong sa iyo na maging mas malapit sa iyong kapareha kung mayroon ka,
at kung wala kang pagkakataon na makahanap ng ilan na mamahalin ay lumalaki ng gusto. Mabilis kang nawalan ng pasensya sa yugtong ito. Malayo ka sa pagkakasundo na pilit mong pinipilit na makuha sa loob ng ilang araw. Ang trabaho sa iyong sariling kaapuhan ay maaaring humantong sa isang pagkabigo sa mga personal na relasyon sa mga pinakamalapit sa iyong paligid. Magpakasawa sa iyong mga responsibilidad sa umaga, sa gabi suriin ang iyong mga pagpupulong at mahinahong suriin ang iyong mga bagong kakilala. Maaaring baguhin ng mga hindi inaasahang twist ang iyong mga plano, na hindi mo dapat pagsisihan. Inaasahan mo ang mga paboribleng pagbabago o balita na nauugnay sa iyong personal na buhay. Tumanggi sa isang paglalakbay na magastos at makakabawas sa iyong ipon. Subukang huwag ipilit ang iyong mga opinyon ng agresibo, lucky number, 6 and 9 lucky color, cream. Cancer, huwag magtiwala sa impormasyong ibinigay ng iyong mga kasamahan, kung mayroon kang kahit na pinakamaliit na pagdududa. Maging matyaga, anuman ang mangyari sa iyong paligid. Ang pagtutulungan ng magkakasama ay mahalaga para sa tagumpay. Ikaw ay kadalasang napaka-concerned tungkol sa iyong mga damdamin, mas pinipiling magtago sa likod ng isang pakitang tao ng pangungutya o iba pang harapan, ngunit ito ay malapit ng magbago. Iminumungkahi ng mga bituin ang isang paglalakbay sa isang lugar na kakaiba at mahal. Huwag matakot na gumawa ng tapat na pagtatasa ng isang sitwasyon. Marami ang iyong mga gawain, kaya magandang magplano ng matalino. Gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay na magiging isang pambuelo para maabot ang mga bagong tugatog. Ikaw at ang iyong partner kasalukuyan o perspective ay maaaring abala sa pagpapasya kung ano ang gagastusin ng iyong pera ngayon. Maging handa sa mga paghihirap na madaling harapin kung mananatili kang kalmado at nagpapakita ng katatagan sa iyong isipan. Mag-ingat, sa panahong ito ay malamang napayagan mo ang mga tao sa iyong buhay na hindi karapat-dapat dito. Subukang huwag maiinip ngayon dahil tiyak na masasaktan ka. Huwag magsagawa ng anumang mga bagong aktibidad nang hindi sa ilalim ng impluwensya ng emosyon. Mas mainam na huwag kang magbigay ng payo ngayon upang maiwasan mo ang hindi pagkakaunawaan at pagkabigo. Ang mga hamon ay darating sa iyo na makakatulong sa iyong makahanap ng isang bagong diskarte upang malutas ang iyong mga personal na problema. Sa kasalukuyang celestial energy na naglalaro, ang isang malaking hakbang ay maaaring magdulot sa iyo ng mas malapit sa iyong mga layunin o plano. Ang paglalakbay ngayon ay hindi kanais-nais. Huwag mag-overanalyze ng mga eksena at pag-uusap na umuusok sa iyong isipan mula sa nakaraan. Ang mga sosyal na pagtitipon ay maaaring maging kawili-wili, at ang isang casual na pakikipag-usap sa isang tao tungkol sa isang bagay na walang halaga ay maaaring maging masyadong malalim, dahil sa palagay mo ay may higit pa sa pagitan ninyo kaysa sa nakikita ng mata, at malamang na mayroon. Ngayon ay oras na upang magsagawa ng mga kagyat na pag-uusap at pagpupulong sa mga kamag-anak. Maaaring pigilan ka ng katigasan ng ulo na masuri ang sitwasyon ng tama, at maaari kang makakuha ng maraming pagkabigo kung hindi ka magpapakita ng pasensya at pagpipigil sa sarili. Ang planetary alignment ay naghihikayat sa iyo na maging madamdamin tungkol sa halos lahat ng bagay. Magiging matagumpay ang iyong mga paglalakbay, lalo na kung pupunta ka sa isang matandang kaibigan. Maaaring kailanganin mo ng oras upang obserbahan at pag-aralan ang isa pang bahagi ng iyong kasalukuyang sitwasyon bago ka kumilos. Ang mga pagbabago ngayon ay pabor sa iyo. Madarama mo na nasa isang malakas na posisyon upang makagawa ng ilang mga plano sa hinaharap. Gumawa ng mga kakampi, lucky number, 14 lucky color, baby pink. Leo, ang sandali ay hindi kanais-nais para sa mga paglalakbay sa negosyo at pagpirma ng mga kontrata. Maaari mong masira ang iyong awtoridad dahil sa iyong pagmamadali. Ang iyong realization ay tiyak kung itatag mo ang iyong mga bagong proyekto sa katotohanan. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay maaaring maglabas ng isang buong hanay ng mga emosyon. Tiyak na makikinabang ka sa paggawa ng mga plano para sa hinaharap, at sa kasalukuyang planetary energy, kung mas detalyado ang mga ito, mas mabuti.
iminumungkahi ng mga bituin ang isang outing sa isa sa iyong mga paboritong beauty spot. Hindi ngayon ang oras para isipin ang mga pagbabago sa iyong buhay. Abangan ng isang panandali ang pamumuhunan o bonus. Subukang huwag mag-overanalyze sa iyong kasalukuyang status. Muling isaalang-alang ang iyong mga ideya at plano sa hinaharap. Sa iyo ang tagumpay, yakapin mo ito. Maghanda para sa hindi inaasahang ngunit madaling pagtagumpayan ang mga personal na paghihirap. Maaari mong maramdaman na ikaw ay dumadaan sa mga galaw. Ang iyong mga ideya ay susuportahan kung taktika at hindi masyadong mapilit na ilagay ang mga ito para sa talakayan. Mahalagang huwag magpahiram ng pera sa sandaling ito. Ang iyong insight ay patuloy na magugulat sa mga tao sa iyong kapaligiran, kahit na napatunayang ikaw ay isang mahusay na analyst. Magiging matagumpay ang iyong mga biyahe kung maingat ka sa likod ng manibela. Gumawa ng agarang pagkukumpuni at pagbabago sa bahay upang walang anumang malalang problema sa malapit na hinaharap. Seryosohin ang iyong mga gawain na makakatulong sa iyo na maisakatuparan ang iyong mga plano. Huwag tumakas sa katotohanan at huwag magtiwala sa hindi na verify na impormasyon. Ang iyong pagkamapagpatawa ay talagang nagkakaroon ng sarili nitong pag-ikot at kung mayroong anumang problema sa pagitan mo at ng iyong kapareha, kung gayon sa ilang tunay na komunikasyon at ang kakayahang maging bukas at tapat sa isa't isa, dapat mong pagtawanan ito dahil sa mga oras na ganito, ang maganda sa relasyon ay higit pa sa problema. Iwasang makipag-usap sa mga estranghero upang maiwasan ang pagkabigo. Ang kailangan mo ngayon higit kailanman ay kalmado at pasensya. Kung anumang bagay na labag sa iyong kalooban, ikaw ay nagiging nakakainis at magagalitin. Maaring isang magandang ideya na manirahan sa ilang mga brochure sa paglalakbay at magplano ng break sa isang lugar na kakaiba. Ngayon ay isang magandang panahon upang muling isaalang-alang ang ilan sa iyong mga ideya at paniniwala tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang iyong mga plano ay sasailalim sa isang malaking pagwawasto, o hindi mo ito matutupad. Maghanda para sa hindi kasiyahang balita na may kaugnayan sa mga problema sa buhay ng isang mabuting kaibigan. Ang panahong ito ay kanais-nais para sa pagsasakatuparan ng iyong mga kagustuhan, lucky number, 1 and 11 lucky color, royal blue. Virgo, maging patas kung kailangan mong talakayin ang mga pagkakamali sa iyong lugar ng trabaho at huwag sisihin ang iyong mga kasamahan. Ang makapangyarihang damdamin ay dumadaloy sa kalangitan ng iyong emosyonal na buhay, dahil sa mga celestial energies na naglalaro ngayon. Naabot mo na ang isang mahalagang oras kung saan ipagdiriwang mo ang iyong tagumpay o madama ang pagkabigo ng iyong pagkabigo. Ipagpaliban ang paggawa ng mahalagang desisyon dahil nalilito ka, naiinip at maaaring hindi ito ang tama. Ikaw ay nakapiring sa mga pagsisikap na hindi mo paganap na nasuri, kaya muling isaalang-alang ang mga detalye. May magsurpresa sa iyo ng balita ng isang masayang kaganapan na may kaugnayan sa iyong personal na buhay. Pagbutihin ang iyong sitwasyon sa pananalapi sa pamamagitan ng paghahanda at pagpirma ng mga kontrata sa mga institusyong pagbabangko. Huwag asahan ang isang mabilis na paglutas ng mga problema na may kaugnayan sa iyong mga personal na plano na madaling dumating. Hindi ngayon ang oras para sa mga business trip. Mag-ingat kung nais mong maiwasan ang maling paraan ng pagkilos. Hinihikayat ka ng celestial na pag-usapan ang iyong nararamdaman. Hayaan ang iyong sarili at maging mapagpasensya. Ang iyong kakayahang pumasok at lumabas sa mga sitwasyon ng may kagandahang loob at kadalian ang iyong magiging tiket sa tagumpay. Ang pakikipag-usap sa iyong mga kamag-anak ay nagdudulot sa iyo ng kagalakan na maaaring maabala sa pamamagitan ng nakabinbing hindi kasiyahang mga obligasyon. Mayroong ilang mga papasok na pagbabago na maaaring pumihil sa iyo sa pagharap sa iyong mga gawain, sa kabila ng iyong tiwala sa sarili. Bagamat totoo na kailangan mong mag-isip ng malinaw kung paano makamit ang iyong mga layunin at plano, ang puso mo lang ang makakapagsabi sa iyo kung ano talaga ang mga iyon. Sundin ang iyong puso, at ang pera at mga pagkakataon ay natural na susunod. Kung kailangan mong maglakbay, tapusin muna ang iyong mga gawain.
Maaring nahihirapan kang isaalang-alang kung paano magiging mas mabuti ang mga bagay kung handa kang gumawa ng ilang mga pagsasaayos at suriin ang kasalukuyang sitwasyon. Maging responsable, lalo na ngayon. Alamin na may pagkakataon na makilala ang isang dating magkasintahan na humahantong sa iyong buhay sa hindi kapani-paniwalang mga twist. Ang kasalukuyang celestial energy ay maaaring magpahiwatig na kung ang hinaharap ay nababahala, maaaring mayroong isang mapagkukunan ng pag-igting na naruroon. Madalas mong nakakalimutan na ang iyong impulsiveness ay minsan hindi makatwiran at nakakatrauma sa iba. Maging matyaga at maghintay habang ang hibla ng iyong buhay ay tahimik na nagbubukas upang ipakita ang iyong tunay na landas. Kailangan ng lakas ng loob upang maging tapat, bukas, at mahina upang gawing posible ang pagbabago. Ang ilang malalim at maingat na pag-iisip sa paksang nababahala sa iyo ay maaaring may malaking halaga ngayon. Ayusin ang isang aktibong holiday, isang paglalakbay, na may kaugnayan sa sports, hiking sa mga bundok o kultural na libangan. Salamat sa kasalukuyang pagsasaayos ng astral, malamang na tumaas ang tendensya na napakadalang na tumahak sa tuwirang landas patungo sa anumang bagay, na mas pinipiling lumiko pabalik-balik sa zigzag na paraan patungo sa iyong mga layunin at plano. Huwag matuksong makipagsapalaran sa walang ingat na pakikipagsapalaran, lucky number, 8 lucky color, light green. Libra, manatiling kalmado sa panahong ito at walang kahirap-hirap kang magpapasimula ng mga kumikitang deal sa negosyo at kikita ng magandang pera. Maghintay bago gumawa ng isang hindi mababawi na desisyon. Maaari kang magkaroon ng pagnanais na ipahayag ang iyong tunay na nararamdaman sa lalong madaling panahon sa mga itinuturing mong mahalaga. Nasa bingit ka na ng paglulunsad ng magandang bagong ideya na alam mong may kapangyarihang maging lubhang matagumpay. Ang paglalakbay ay magbibigay sa iyo ng magandang kalooban at pagpapahinga. Kung maaari mong labanan ang kasalukuyang mga tukso na maging masyadong mapuwersa, maging mas maalalahanin at analytical. Binibigyan ka ng mga bituin ng kumpiyansa na gumawa ng mas malalaking plano sa hinaharap. Lagdaan ang mga nakahandang dokumentong pinansyal. Isang mensahe mula sa universo, kailangan mong magbago. Magtiwala sa iyong intuition dahil ito ay nasa iyong panig. Sa bawat pulgada, dahan-dahan ngunit tiyak ang pasensya ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at seguridad sa bawat hakbang. Ang makabuluhang planetaryong aspeto ng panahon ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkalito tungkol sa iyong mga damdamin. Ang tagumpay ay malapit na. Huwag mag-atubiling humingi ng tawad sa iyong mga pagkakamali. Hindi ka nais-nais na maglakbay at, kung kinakailangan, maging maingat. Magagalit ka sa iyong mga mahal sa buhay dahil maaaring baliwalain nila ang iyong mga ideya at plano. Kumuha ng maliit na ideya at palakihin ito, kukuha ka ng maliit na halaga at lalago ito. Suriin ang mga salita ng iyong mga bagong kakilala upang maiwasan mong mabuhay sa panibagong pagkabigo. Maaari mong malaman na may kailangang baguhin sa iyong buhay. Iwanan ang mga maling akala at maging totoo. Ang mga planeta ay nangangako ng mga kagiliw-giliw na romantikong nobela, bagzo ng damdamin at mga dramatikong kilos, isang pagnanais na ipakita ang iyong mga damdamin upang hampasin ang iyong minamahal. Maging pigil upang maiwasan ang pagkalugi. Ang mga kasalukuyang enerhiya ay maaaring magbigay ng isang napakasurel na pakiramdam sa lahat. Ikaw ay nakakumbinsi sa iyong mga salita at pinamamahalaang ipataw ang iyong opinyon sa iba. Magpasya kung sigurado ka sa katumpakan ng iyong mga aksyon. Iminumungkahi ng mga planeta na maaari mong makita ang iyong sarili na binaha ng mga kahilingan para sa mga pamamasyal. Walang oras tulad ng kasalukuyan para sa paggawa ng mga pagbabago, at sa totoo lang, pagbabago ang tanging bagay na maaari nating tiyakin. Ang iyong mga bagong plano ay nangangako ng malaking tagumpay lamang kung magsasagawa ka ng mahirap ngunit matagumpay na pag-uusap. Iwasan ang panlilin lang sa sarili at huwag sabrahan ang iyong sarili, lucky number, 2 and 6 lucky color, golden brown. Scorpio, makakamit mo ang iyong mga layunin sa lugar ng trabaho kung tatanggap ka ng tulong mula sa iyong mga kasamahan.
Ngayon ay isang magandang oras upang pabagalin at pasimplehin ang mga bagay. Ang kasalukuyang mga antas ng enerhiya ay maaaring magpahina sa iyong karaniwang kagalakan at kaligayahan ng kaunti sa ilang sandali. Ang ascendancy ay kasama mo kung patatagin mo ang iyong mga relasyon at ang iyong mga pag-unlad. Ang isang paglalakbay, kahit na sa tag-ulan, ay nakakapreskong. May mga papasok na balita na may potensyal na baguhin ang iyong buhay ng gusto. Itigil ang pagtingin sa paraan ng mga bagay, at suriin kung gaano karami ang mayroon ka sa kasalukuyan, pagkatapos ay isaalang-alang kung ano ang gusto mong gawin sa iyong hinaharap. Ang iyong mga kaibigan ay tutol sa mga planong isinasaalang-alang mong ipatupad, ngunit malapit na silang sumang-ayon sa iyo. Malaking pera ang kasama ng isang kawili-wiling alok. Huwag tanggihan ang tulong. Ang pagtutulungan ng magkakasama ay mahalaga para sa tagumpay. Manatiling kalmado sa komunikasyon at huwag pilitin ang kapaligiran. Magsagawa ng mga pag-uusap sa mahinahong tono at pinipigilang damdamin. Ang mga pag-aaway ng pamilya ay hindi dapat mag-alala sa iyo, dahil kung minsan sa isang sandali ng kahirapan, ang mga tao ay nagsasabi ng mga bagay na hindi nila ibig sabihin. Ang celestial energy ng cycle ay nagpapakita na ang iyong mga plano ay nangangailangan ng isang bagong direksyon, ngunit hindi mo ito matutuklasan sa alinman sa mga mas karaniwang gawain na kadalasang masaya ng karamihan sa mga tao. Sa lalong madaling panahon, ang mga bagong abot-tanaw ay mabubunyag, kung saan makakatanggap ka ng mataas na papuri at paggalang. Magiging matagumpay ang iyong mga paglalakbay. Inaasahan mo ang mga kita sa pananalapi. Sa ngayon ay hindi mo magagawang husgahan kung ano ang kinatatayuan ng mga tao na nakaharap sa iyo at sa iyong maling akala, ipagsapalaran mo silang ay lapit sa iyong sarili. Huwag hayaan ang mga nakakapinsalang tao sa iyong buhay. Ang mga nag-iisang kinatawan ay may magagandang pagkakataon para sa isang kaaya-ayang pagpupulong na magiging punto ng pagbabago sa kanilang buhay, dahil mayroong lalim ng damdamin at matinding hilig na dumadaloy sa bahay ng pag-ibig para sa iyong tanda. Mananalo ka ng mga kalaban kung hindi mo itinutuwid ang iyong pag-uugali. Ang enerhiya ng planeta ngayon ay maaaring isang mapagpasyang paraan ng iyong pag-unawa sa mga sitwasyon, kaya huwag gumawa ng anumang mga paghatol sa oras na ito, sa halip maghintay ng ilang sandali hanggang sa makagawa ka ng mas matalinong desisyon. Sa lalong madaling panahon, maaaring kailanganin mo na lang na ma-access ang lugar na iyon sa iyong puso kung saan umiiral ang ilan sa iyong pinakamaselang emosyon. Palawakin ng kaunti ang iyong mga iniisip at simulang pag-aralan ang posibilidad ng isang bagong direksyon. Mag-set up ng malinaw at tiyak na layunin at gawin ang pagsasakatuparan nito. Kung kailangan mong maglakbay, mag-ingat. Upang maiwasan ang stress, huwag masyadong makisali sa kaganapan ng hindi kasiyahang balita. Magpakita ng pagigiit at pamunuan ng mas madalas, lucky number, 12 and 4 lucky color, lavender. Sagittarius, ito ang iyong mga aktibong aksyon patungo sa pagkumpleto ng iyong mga tungkulin sa trabaho. Ngayon ay isang magandang oras upang pumunta sa gym upang mag-ehersisyo. Subukang maging mas matyaga. Ang mga bituin ay nagsasalita tungkol sa isang paparating na kabiguan, ngunit ikaw ay matututo ng isang mahalagang aral mula dito. Ipagpatuloy ang iyong mga konsepto para sa malapit na hinaharap. Sa lalong madaling panahon ay susubukan mo ang isang bagay na bago at kakaiba, lalo na kung ito ay nagsasangkot ng paglalakbay. Ang isang maliit na pagsusuri ay nagdudulot ng mga kamangha-manghang insight. Kung hindi ka maingat, magkakaroon ka ng malubhang pagkalugi sa pananalapi na hindi mo na mababawi sa lalong madaling panahon. Ang mga planeta ay nangangako ng mga balita na may kaugnayan sa isang malapit na kaibigan na magugulat sa iyo. Huwag ibahagi ang mga conclusion na ginawa mo sa hindi naaangkop na mga tao. Ang mga pinalampas na pagkakataon para sa materialisasyon sa sandaling ito ay nasa iyong kapinsalaan, dahil ang tagumpay ay nasa iyo at hindi mo dapat palampasin ito ngayon. Hinihikayat ka ng pagkakahanay ng planeta na ipahayag ang iyong nararamdaman, at kung pinipigilan mo ang mga partikular na emosyon, maaari mong makita na hindi mo na ito mapipigil sa isa pang sandali. Ang iyong tagumpay ay maaaring maging dahilan ng pagpapalitan ng mga insulto na dulot ng inggit ng isang malapit na tao.
Sa ngayon, kailangan mo ng privacy upang maunawaan ang iyong mga problema sa buhay at mag-isip ng mga paraan upang malutas ang mga ito. Ito ay maaaring maging isang magandang oras para sa lahat ng uri ng pamamasyal. Huwag hayaan ang iyong sarili na mawalan ng pera dahil sa iyong maling pag-uugali. Kung nararamdaman mo na may ilang uri ng hadlang sa iyong pagpapahayag ng iyong tunay na nararamdaman, maaaring kailanganin mong imbestigahan pa ito ng kaunti gamit ang pagsusuri sa sarili. Handa kang gawin ang anumang kinakailangan upang lumikha ng tamang uri ng mga pagbabago at makapagbigay ng resolusyon sa isang partikular na problema. Panahon na upang maging praktikal sa isang napakamaalalahaning paraan, sa halip na gumugol ng oras sa pag-iisip ng maraming hindi makatutuhan ng mga plano. Huwag ikompromiso ang iyong sarili upang hindi ka mawala ng tapat na mga kaibigan at magpakita ng kahinaan sa iyong mga pinakamalapit na tao. Bigyan ng iyong sarili ng sagot kung masaya ka at kumilos ka nang naaayon magagawa mo iyon. Sa panahong ito, ikaw ay ganap na napapailalim sa iyong mga damdamin na nagdudulot ng panloob na pag-ibig. Mag-ingat sa mga hindi mapagkakatiwala ang tao na iyong pinukaw sa iyong mga aksyon at ang iyong pagkahumaling sa kadakilaan na madalas na nakakasakit sa iyo. Sa panahong ito, napupuno ka ng pasensya at kapayapaan. Malaking pagbabago ang naghihintay sa iyo. Huwag hayaan ang iyong mga damdamin na makagambala sa iyo mula sa mahalagang pagsusuri sa sarili na kailangan mong gawin. Kayong mga nagnanais na bumiyahe para sa isang pulong ay kailangang maghanda na mali. Ang iyong buhay ay maaaring umunlad ng iba sa iyong mga ideya at plano para sa panahong iyon. Pasensya ka na. Lucky number, 5 and 12. Lucky color, light blue. Capricorn, hindi mo dapat baliwalain ang mga panukala para sa karagdagang trabaho o pakikipagsosyo kung ikaw ay inaalok sa panahong ito. Dapat mong asahan ang isang panahon ng kasaganaan na maaalala sa paglutas ng maraming problema. Ang kontento sa kanilang sarili ay iyong mga kalmado at hindi gumagawa ng mga salungatan. Hindi mo mahulaan kung ano ang iniisip ng isang tao, kaya kailangan mo lamang na maging matyaga at maghintay hanggang sa makakuha ka ng mas malinaw na pananaw. Tingnan ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Magtatagumpay ka sa iyong mga nakaplanong paglalakbay. Bagamat totoo na kailangan mong mag-isip ng malinaw kung paano makamit ang iyong mga layunin at plano, ang puso mo lang ang makakapagsabi sa iyo kung ano talaga ang mga iyon. Suriin ang iyong mga aksyon at maging mapanuri sa sarili mong mga proseso, layunin, at adhikain. Dapat na pinag-isipang mabuti ang mga pagbabagong iyong pinoproyekto. Maging maingat sa mga mungkahi na hindi ka nagtitiwala. May darating na posibilidad na makapag-trigger ka ng matagumpay na ideya. Bitawan ang iyong sarili ng pasensya at tapusin ang iyong mga gawain. Sa mga bagong pagpupulong, huwag palampasin ang iyong pagkakataong lumikha ng mga kapaki-pakinabang na pakikipagsosyo. Maaari kang maglaro ng lahat ng uri ng laro at mag-drag ng mga pulang herring sa buong lugar upang subukan at lokohin ang isang tao tungkol sa iyong nararamdaman. Ang planetary constellation ng cycle ay maaaring magbigay ng isang tusong plano kung saan ang iyong balanse sa bangko ay maaaring biglang umakyat sa mas mataas na antas. Maghanap ng oras upang isaalang-alang ang mga dahilan na dapat mong gawin sa mga taong nakasalalay sa iyong kaligayahan. Kung mayroon kang anumang mga plano na pinag-iisipan mong isagawa, pagkatapos ay ilipat ang mga ito ngayon nang hindi naghihintay ng kahit isang segundo. Huwag kumuha ng business trip. Bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong magbago kapag at kung kinakailangan. Huwag ipagkait ang tulong sa mga mahal sa buhay o kaibigan. Ang impluwensya ng Venus ay mag-aambag para sa pagkakaisa at pag-unawa sa isa't isa sa iyong minamahal, at kung ikaw ay nag-iisa, maaari itong magdala sa iyo ng romantikong sigasig. Ang wastong pakikipag-ugnayan sa mga tao sa paligid mo ay mag-iwas sa iyo sa problema at mas magkakaroon ka ng tiwala sa kanila. Maging mapagpasensya sa iba na maaaring hindi makahuli ng kasingbilis ng iyong ginagawa. Maaari kang makaramdam ng labis na pagkahumaling sa isang partikular na tao, ngunit hindi ka kumpiyansa kung paano ka dapat tumugon sa kanila. Ang sandali ay perpekto para sa paglalakbay sa kumpanya ng mga kaibigan.
tiyak na hindi ka makakagawa ng anumang mga pangako ng walang maingat na pagsasaalang-alang at pagsusuri. Ano man ang pagpapasya mong gawin, maaari mong makita na ang iyong mga plano ay nagbabago at nagbabago, lalo na kung nagpasya kang gumawa ng isang bagay na hindi karaniwan. Sa lalong madaling panahon magkakaroon ka ng pagnanasa na gumawa ng mga pagbabago sa iyong saloobin sa isang partikular na tao. Huwag masyadong magtiwala sa mga tao. Lucky number, 9 and 12. Lucky color, brown. Aquarius, ito ay sa iyong kalamangan upang bumuo ng isang pinagsamang negosyo sa mga pamilyar na kasosyo sa negosyo. Ang pag-bounce ng mga ideya mula sa iba ay ang iyong pinakamahusay na diskarte para sa tagumpay. Maging matyaga at praktikal sa iyong komunikasyon. Mayroon kang posibilidad na itago ang iyong tunay na emosyon, ngunit sa lalong madaling panahon ay mararamdaman mong sabihin ito ng ganoon. Isaalang-alang kung ito ay pabor sa iyo na sumang-ayon sa pakikipagkilala sa mga bagong tao. Ang mga planong ginawa sa yugtong ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Ang kapaki-pakinabang na bagong kaalaman at impormasyon ay nangangako sa iyo ng mga pagkakataon para sa pagpapatibay. Ito ay isang magandang oras upang ilagay ang iyong pera sa isang bagay na makabuluhan, isang bagay na makakatulong sa iyo. Hindi mo dapat itago ang iyong mga problema, ang tagumpay sa panahong ito ay automatiko. Huwag magmadali sa isang desisyon, pasensya ka lang at pakinggan mo muna ang puso mo. Sa lalong madaling panahon ay maaaring makaramdam ka ng pag-iingat sa hangin, at hayaang umalis ng isang beses, na nagpapahintulot sa mood ng sandali na dalhin ka pasulong. Panahon na upang makita ang iyong sarili mula sa malayo sa pamamagitan ng mga mata ng ibang tao, at mapagtanto na ang iyong pag-uugali ay nakakainis at kailangan mong humingi ng tawad. Pag-isipan ang iyong mga plano para sa malapit na hinaharap. Ang mga paghihirap ay pansamantala at pangunahing nauugnay sa iyong katayuan sa pananalapi. Huwag maglakbay kung hindi ito apurahan. Ang pagsasaayos ng planeta sa panahong ito ay isang tanda ng malikhaing pagbabago. Maging payapa sa iyong sarili. Ang planetary lineup ay naghihikayat sa iyo na tumingin ng mas malalim sa iyong sarili upang subukan at maunawaan ang pinagmulan ng isang kamakailang problema sa relasyon dahil ang kahirapan ay malamang na nauugnay sa isang lumang pattern ng pag-uugali na naglilimita sa iyong emosyonal na pagpapahayag. Ang kasalukuyang aspeto ng planeta ay maaaring makaramdam ka sa isang mas maalalahanang frame ng isip. Hayaan ang iyong mga ideya na lumago ng dahan-dahan at maging mapagpasensya. Sa kasalukuyan ay nahihirapan kang makipagkilala sa mga kaibigan ng iyong mga mahal sa buhay. Ang buhay ay isang patuloy na sunod-sunod na mga pagbabago at marahil isa sa iyong bahagi ang magbubunga. Ang pagsisikap na pag-aralan ng isang partikular na punto na lampas sa kompletong pagkahapo ay hindi magdadala sa iyo ng higit papatungo sa isang desisyon. Maglakbay lamang kung mayroon kang sapat na pera at hindi ito makakaapekto sa iyong budget. Ang iyong buhay ay maaaring umunlad ng iba sa iyong mga ideya at plano para sa panahong iyon. Tapusin ang matagal nang natapos at tuparin ang iyong mga pangako. Lucky number, 1 and 4. Lucky color, light blue. Pisces, huwag tanggapin ang mga deal sa negosyo dahil hindi sila kumikita para sa iyo. Huwag kalimutang magkaroon ng pananampalataya na ang iyong ginagawa ay magiging matagumpay. Ang pagmamadali, lalo na sa puntong ito, ay makakasakit lamang sa iyo. Huwag tanggihan na isaalang-alang ang mga kamakailang mong kahinang hindi sumasagot dahil sa iyong lubos na pagdepende sa emosyon. Sa malapit na hinaharap ang isang kaganapan ay maaaring gumawa ng lubos na pagkakaiba at itulak sa paglikha ng ilang mga kagiliw-giliw na pagbabago. Maglakbay kung sigurado kang pupunuin ka nito ng magagandang alaala. Magkakamali ang iyong mga plano dahil sa isang hindi inaasahang kagyat na pakikipagtagpo sa mga maimpluwensyang tao. Maaari kang masangkot ng husto sa proseso ng pag-iisip ng analitikal na nakalimutan mo na ang iyong tunay na lakas ay nakasalalay sa iyong intuition at sensitivity. Ang mga usapin sa pananalapi ay pabor sa iyo. Maging maingat kapag nangangako, ang mga maimpluwensyang kakilala ay makakatulong sa iyong mga pagsisikap. Maaari mong malaman na ang iyong proyekto ay bumagal dahil sa hindi inaasahang mga side factor.
Maging mapagpasensya sa iba. Maaari mong makita ang iyong sarili sa isang malalim na nag-iisip at pilosopiko na mood, na paulit-ulit na binabalikan ang iba't ibang mga kaganapan at pag-uusap sa iyong isipan upang subukan at makarating sa ilalim ng isang dilema. Ang paglalakbay sa ibang bansa ay hindi kanais-nais. Ang iyong mga pagkakamali ay maaaring ganap na baguhin ang iyong mga pangunahing layunin para sa panahon, ngunit iyon ay pabor sa iyo. Ayusin ang iyong accounting archive dahil ang isang pag-audit ng buwis ay maaaring mabigla sa iyo. May pagkakataon kang maisakatuparan ang lahat ng iyong mga plano at ideya kung nakatuon ka lamang sa mga ito. Ang mga maling payo ay maaaring makaapekto sa iyong mga pagpupulong at pag-uusap kung pinagkakatiwalaan mo ang lahat ng hindi muna ito isinasaalang-alang. Iwasan ang kawalang-muwang. Kung kaya mong magtiis, magiging maayos ang lahat. Huwag magpalinlang sa mga reklamo ng mga tao sa paligid mo at huwag tumulong kung hindi nila personal na hiniling sa iyo na gawin ito. Ito ay maaaring isang medyo nakakagambalang panahon sa mga tuntunin ng iyong mga emosyon, ngunit isa na gayunpaman ay magiging maganda sa huli. Magsisimula kang aktibong tapusin ang iyong mga gawain at haharapin ang mga plano na iyong binalangkas. Ang panginginig ng boses mula sa mga planeta ay naghihikayat sa iyo na ayusin ang isang pamamasyal sa isang lugar na maganda. Hindi sa iyong pinakamahusay na interes na gumawa ng mga pagbabago sa oras na ito. Sa panahong ito, kailangan mong suriin ang bawat salitang maririnig mo. Panatilihin ang iyong mabuting kalooban at saloobin, sa kabila ng iyong mga problema, lucky number, 8 and 2 lucky color, violet. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat, habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.